DIY hair highlights. Nag-request nga yung asawa ko na i-highlights ko daw yung buhok niya. Sabi ko, sige, itatry ko. Total mahilig naman din ako mag-DIY. Nanood lang ako ng mga tutorial kung paano to ginagawa at ito nga yung napili kong pangkulay, itong Bremod Premium Series na Cocoa Butter. Isang set na kasi to kapag binili mo, kaya ito na lang yung napili ko. At saka in fairness ha, meron pang pa-freebie si seller. Ito nga yung laman niya guys, yung isang set. At meron kasi akong highlighting cup dati pa na hindi pa nagagamit. First time ko nga lang mag-highlights kaya hindi ko talaga sure kung tama ba tong gagawin ko. Ngayon ko nga lang na-realize na mali pala yung pagkakabit ko ng cup. Sorry naman. Kaya pala nagtataka ako para saan yung tali. Sinimulan ko na nga yung pagsungkit sa buhok niya isa-isa at sinundan ko na nga lang yung may bilog-bilog. Doon ako sumusungkit ng buhok. Ganyan nga lang yung ginawa kong sungkit doon sa buhok niya. Pero depende naman sa inyo kung gusto niyong kapalan. Pwede rin naman kapalan yung kuha. Parang ang nipis nga doon nung gawa ko, kaya sabi nung asawa ko, kapalan ko pa daw yung kuha nung buhok niya. After magsungkit ng buhok, pwede na natin siyang applyan ng pang-bleach. 1:2 yung mixing ratio ng pang-bleach na to, kaya 16 gram na pang-bleach yung nilagay ko, so 32 grams na oxidizing naman yung katapat niya. I-mix-mix lang natin yan, and then pwede na natin siyang i-apply doon sa hair. I-apply lang sa hair hanggang malagyan lahat ng strands, and after nyan, pwede nang ibabad ng 30 minutes. Wala pa ang 30 minutes, pero nagbabago na yung kulay ng buhok niya at nakikita ko na naglalighten na siya. Medyo kinakabahan nga talaga ako dito kasi alam naman natin na yung pambleach is nakakasira talaga ng buhok. So ito na nga yung buhok niya after 30 minutes at gusto pa nga niya sana patagalin kasi para daw maglight pa. Pero sabi ko hindi pwede kasi may oras lang yan. Tsaka galing din siya sa black hair kaya hindi yan talaga maglalight ng sobrang light. Binanlawan na nga namin at ito na nga yung naging result ng aming DIY highlights. Hindi nga masyadong bleach na bleach yung kinalabasan ng highlights niya. Pero tinanong ko naman siya kung gusto niya pa mag second application. Pero sabi niya okay na yun. Antok na rin kasi siya. Tsaka may pasok pa siya kinabukasan. Tsaka okay rin naman yung kinalabasan. Nagblend naman dun sa black hair niya. At tsaka iniipitan niya lang din naman to lagi. Ewan ko ba sa asawa ko na to. Bakit gusto ng mahabang buhok? Yun, hinahayaan ko na nga lang siya kung anong gusto niya. Kasi naman may stress pa ako, diba? By the way, sa mga gustong gumamit nito, dapat mag double application kayo ng pang bleach. Kasi para ma-achieve niyo yung light na light na color. Lalo na pag galing kayo sa black hair, hindi yan magla-light ng isang applyan lang ng pang-bleach. So, hindi na nga rin namin nagamit ng colorant na Turn 13 Very Light Ash Blonde kasi nga okay na raw siya dun sa kinalabasan ng kulay niya. Sobrang ganda rin talaga nitong gamitin at sobrang sulit pa. Kita nyo naman, 145 pesos o iyan na lahat ang makukuha nyo. Kaya sa mga gusto mag-try nito, i-click mo na yung yellow basket at i-check out mo na yarn.